Amen. Pinagpala po ba tayong lahat? Amen. Hallelujah. Alam ko po na kayo ay hindi narito para wala lang pong dahilan. Amen. Amen. May pakialam ang Panginoon sa inyo. Sabihin niyo po sa bawat katabi niyo, may pakialam ang Panginoon sa inyo. Hindi ka pupunta dito kung walang pakialam ang Panginoon sa inyo. Walang purpose ang Panginoon kung hindi kanya pinapakailaman sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Bago ang lahat, hayaan ko muna kayong mag-relax. Dahil sa pagpupuri natin, masyado tayong ano yun, no? No, naubos ba yung hininga natin? Amen, no? Tayo po ay sumandali muna yumuko at huminga ng malalim. Sa umagang ito, hayaan ninyo ang Panginoon ang kumilos sa puso't isip ninyo. Isang tabi nyo muna kung ano ang meron sa inyong isipan. Isang tabi nyo muna kung anong meron sa inyong puso. Huwag nyo muna ang pakialaman ito. Kundi hayaan muna ang Panginoon ang kailap sa inyo. Hayaan ninyo na ang Panginoon ang mangusap sa puso, sa isip, at sa kaluluwan ninyo. Nalalaman ng Panginoon lahat ng pangangailangan nyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ang Panginoon walang pakialam sa inyo eh. Kaya kayo narito kasi may pakialam ang Panginoon sa buhay mo. Hindi ka pupunta dito na parang wala lang. Kaya naman ako naniniwala, Panginoon, na kayo narito upang sa isang bahin sa umagang ito. Walang may itataas, kundi tanging pangalan niya lang. Hayaan natin kumilos sa buhay natin. Minsan lang ito nangyayari. Hindi naman ito araw-araw nangyayari. Minsan lang ito nangyayari. Minsan lang kumikilos. At pinapakilos ninyo ang Panginoon sa inyong buhay. Kasi marami na kayong ano, iniisip. Marami na kayong ginagawa. Nakakalimutan nyo na na mayroong Panginoon na ano, may pakialam sa buhay mo. May pakialam sa buhay mo. Amen? Kaya sa umagang ito, hayaan natin ang Panginoon sa araw na ito. Hayaan natin ang Panginoon na siya naman, pakialaman nyo naman ako. Ako naman, hindi nyo naman ako. Ako naman, unahin niyo naman ako. Lagi na lang ba kayo? Lagi na lang ba sila? O sino man? Panginoon naman, no? Sa umagang ito, papurihan natin siya. Pasalamatan natin siya. Kahit kanin lang, kahit konti lang, kahit konting oras lang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ay kapatid na Rodney, no? At natutuwa kami at pinagpapala sa mahabang panahon na ang Panginoon ang kumikilos sa buhay niya. Praise the Lord. Hallelujah. Ginagamit sa awitin ko at tutuwin. At hindi po sa lahat sa mga umaawit sa harapan natin, no? Salamat sa Panginoon. Pero bago ang lahat, ayangan po natin na ano ba ang pag-aaralan natin? Pero bago yung magtatanong po sa inyo, sino po dito ang mga Kristiyano na isang taon pa lang, mga bagong mananampalataya? Bagong mananampalataya? Isang taon pa lang, bagong mananampalataya? Amen. Praise the Lord. Meron si Ate, no? Bakit po, brother, yung tinatanong kung bagong mananampalataya siya? Kasi yung pag-aaralan natin masyadong mahigpit eh. Masyadong masakit. Para lang po sa mga Kristiyano matatagal na. Amen po ba? Pero hindi na nga nakulugan, hindi na siya karapat dapat makinig ng salita ng Panginoon. Lahat po tayo may karapatan makinig ng salita ng Panginoon. Tama po ba yun? Amen. Walang exempted kapag ikinig ng salita ng Panginoon. Brother June, alam ko na yan eh. Ang tagal-tagal ko na sa simbahan, paulit-ulit na lang sinasabi ng pastor yan. Exempted na po ko. Meron po ba dito? Wala. Amen. Diba? Gaya ng sinabi ko. Kaya kayo na rito, bakit? May pakialam ang Panginoon sa inyo. Kasi kung wala nang pakialam ang Panginoon sa iyo, wala ka sa buhay mo.
Amen? Pag-aaralan po natin po sa umaga ito, ang talakin po natin ay ang patatuan po sa Hope. Sino po nakakilala kay Hope? Isang magtatahok. Tama ba? Amen. Mayroon may amen, no? Hindi po. Hindi po si Hope magtatahok. No? Ako sino mo sa inyo nakakilala si Hope? Isang tao na mayroong ano? Katapatan. Amen. At katuwiran. Yes. Kung meron kang katapatan at meron kang katuwiran, natural, may katapatan ka at may katuwiran ka. Alin lang naman sa dalawa yun, tama po ba? Amen. Kung ito ay nagsasabing mananampalataya ka at nagsasabing Kristiyano ka, dapat mamumuhay ka ng ano? May katapatan. Ano? Amen. Namumuhay ka ng ano? Mayroong katuwiran. Amen. Reality po, reality. Makinig po kayo. Ayon po sa survey, no? Sabi po doon, wala na ang pinagkaiba ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Tama po ba yun? Wala na pong pinagkaiba na sasabing Kristiyano sila at hindi sila Kristiyano. Tama ba yun? Mas malala pa nga ang Kristiyano eh. Bakit nasabi yun? Ha? Brother, bakit hindi ka nakatin? Dami kong gawain. Kapatid, bakit hindi ka nakatin ang simba ngayon? Ang labahan. Oh, Panginoon, pinagpalit sa labahan. Imagine mo. Ha? Lumalakad po ba tayo na may katapatan? Lumalakad po ba tayo na may katapatan? Ha? Ang sabi ng Panginoon, no? Kung ikaw ay tunay na tumanggap at nanampalataya sa Panginoon, ano sabi niya? Lumakad ka ng may katapatan. Lumakas ka na may katuliran. Kristiyano po ba tayo? Ilang taon na po ba tayo Kristiyano? May pinagkaiba po ba tayo sa mga mananampalataya o sa hindi mananampalataya? Na nagsasabi sila ay Kristiyano, pero ano? Daig mo pa ang isang hindi mananampalataya kung gumalaw. Daig mo pa ang isang hindi mananampalataya kung siya'y magsalita. Daig mo pa ang hindi mananampalataya saan? Sa lahat ng kilos. Buti pa nga yung hindi mananampalataya eh. Sa ampula, sa amin, sa doon sa lugar namin, hindi ko nababanggitin ko sa manangkali at anong bahay, meron ako doon kaibigan at tropa. Bukod sa siya'y mamamatay tao na holdapper pa. At hindi pa yun. Ano, pag may napagtipan siya, bubog talaga. No? So hindi ko nababanggitin, kilala na ba yung dito eh, mga 16, no? Amen. Pero, kapag nakakita ng matanda yun, tumatakbo yun para mag-bless. Yun. Tayong mga mananampalataya na nagsasabing Kristiyano, nakatutunan mo ba mag-bless sa iyong mga magulang? Sino po din na nag-bless sa mga magulang? Sa lola nila, baka sumisipa-sipa ng lola, tapit na nga dyan. No? Pag may aso, aso ba? No? Kristiyano yun, no? Kristiyano po yun. Alam niyo po mga kapatid, nung nakakilala ko sa Panginoon, 2018, 2017, pababa, nakakilala sa akin, no? Pag sinod ko yung buhay ko, Cristo po, amen, hallelujah. Amen. No? Mas malinis pa yung tubig ng kanal eh, sa buhay ko eh. Amen. Amen. Minsan isang araw, nagulat ako, sabi sa akin ng asawa ko, Han, mas mabuti nga bigay niya sa church. Bakit? Pag nasa church ka, ang hinahon mo magsalita eh. Kaya pag nandito ka sa bahay, parang ang tigre. Puro yung bawis ko, no? Sakit. Ginagamit ako sa gawain ng Panginoon. Naglilingkod ako sa Panginoon, pero wala akong dapat nagkatuliran. No? Ang tagal ko ng mananampalataya, pero hindi nakikita kahit sa pananalita ko. Sampal ko sa akin yun. Bakit ang asawa ko, kapabagong born again lang yan. Born ito ba? Actually, buwan pa lang, no? O, hindi ko naman buwan naman. Grab ka no? Ang asawa ko, sarado, atoli ko, mandaro, tinago ng susi sa gitna ng dagat. Imagine nyo, sinisip ko yun. Para ma-born again. Actually, pero ang Panginoon kong kumilos ang buwan niya. Biro lang sa akin, no?